So next to be recognized is from the minority, the Honorable Bonifacio Lucita. Madam Chair, my colleagues, fellow public servants, magandang umaga po sa ating lahat. As public servant and retired police commission officer, ako po ay natutuwa na ang natalaga na secretary ng DILG ay isang lawyer. At bilang isang matagal sa government na nanungkulan, ako po ay nasa PNP pa. Kilala po na isa sa mga dedicated and excellent public servant ang buting secretary ng DILG. At isa pong magandang opportunity ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating mga kababayan. Madam Chair, may lumabas po na Joint DILG-DOTC Memorandum Circular noong 2008. At ito naman po ay base sa Republic Act 4136, also known as Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Sabi po sa paragraph 3.4 on the issuance of citation ticket states that the LGUs can issue traffic citation tickets, but only the LTO and their deputized agents can confiscate driver's license. Madam Chair, araw-araw po, gabi-gabi, minuto-minuto, marami pong mga motorista ang kaawa-awa at napiperwisyo. Kabilang na rin po dito ang kanilang pamilya. Para po maging malinaw ito sa lahat, especially sa buting secretary po ng DILG. Halimbawa po, ang isang motorista na galing sa Cavite ay nadako sa Isabela. At dahil po sa minor violation, traffic violation, siya po ay nahuli. Kukumpiskahin po ng pulis o ng enforcer ang kanyang lisensya at bibigyan po siya ng traffic citation ticket. Paglabas po ng naturang bayan, siya po ay malaki ang possibility at talaga namang nangyayari. Dadaan po siya sa checkpoint. Pagdaan po niya sa checkpoint, uhulihin na naman siya ng pulis. At kapag kanyang naipresenta ang hawak ng ticket, kinukumpiska po ang kanyang sasakyan at sinasabing may violation siya na driving without license. Nakakatuwa po na ang ating buting secretary DILG ay isang lawyer. At dahil po dito, ako po'y naniniwala na ito po ay bibigyan niya ng proper attention. Simple lamang, Madam Chair. Sinasabi po ng batas at yan naman po ay nabanggit ng buting DILG secretary doon sa, inya, sa isang post niya na that we as public servants dapat tayong sumunod at dapat tayong marunong magpasunod ng batas. Madam Chair, marami po ang nagsasuffer nating mga kababayan at ako po'y naniniwala na wala nang iba pang magbibigay ng attention dito sa problemang ito na dinadanas ng maraming motorista araw-araw, gabi-gabi, kundi ang butihing sekretary ng DILG. Kaya, in behalf of the motorists nationwide, hinihiling ko po, Madam Chair, na sa ngalan po ng batas at sa ngalan po ng public service, hinihiling po na sana immediately ay mabigyan po ito ng attention ng butihin nating secretary ng DILG. Maraming salamat po, Madam okay. Chair. Thank you. Thank you, Representative Basita. If I may yes. response, actually, yes, yung pong sinasabi ni Congressman Busita ay talagang valid at nangyayari po ngayon. No? Kung minsan nauhuli ka sa isang lugar, bibigyan ka ng ticket ng isang lungsod na yon. Pagputo mo sa kabila, pwede pa nilang hindi i-recognize ito.
At yung sinasabi niya rin about the LTO law, no? Totoo po iyon. So again, ito na naman, lumalabas na naman kuminsan sa dami ng autonomy against the LTO law, no? Ang epekto na ang ating motorista ay naapektuhan ng gusto. I wrote this concern, I wrote a letter to LTO, yung pong dinulog nyo sa amin ito, no? Para mabigyan once and for all. Sumulat po kami at humihingi kami ng dialogo para once and for all maupuan na po natin ito. So that, you know, our department is about governance. We've got the local government code. We recognize the autonomy of each and every LGU, especially about traffic. However, lumalabas yung ganitong problema. How do we now treat this one? So, sumulat kami sa LTO, uupuan po namin ito, and on our side, titingnan namin, ipapasa namin sa Congress kung ano legislation ang po pwede po tungkol dito. But rest assured, Congressman Busita, we will take care of this issue and we will be in constant touch with your office as we have had before.